But eto actually, ikikwento ko na kasi nakakatawa kasi nandito si Kyla. Nung naghiwalay kami nung time na yon, I was shooting a movie pa sa Siargao. So kala nito, Siargao, daming iba, naka-bikini, whatever, nasa beach. Tapos merong isang picture, nag-perform sila ni Kyla. Tapos parang nakahawak sila or bumababa sa hagdan, tapos parang hinahawakan ni JR. Text ako kay JR. Sabi ko, why do you have to hold her hand? What is this? Why do you have to do that? You're not even together. Parang ganon. Tapos yun yung, parang sabi ko, hindi naman ako ganon. But ako, bakit ganon yung nararamdaman ko sa picture na harmless, na never ko naman naging issue yun kay Kyla ever, and hindi ganon yung personality ko. Tapos, kinilig naman to parang, uy, she still likes me. Nagseselo. Paano ka nakapag-decide na, okay, babalik na ako sa kanya? Nagselos ka kasi sa picture. Sa holding hands. Hindi, actually, yun napaisip talaga ako, ba't ako ganun? Tapos, from that time, sabi ko, parang yun yung realization na mas gugustuhin kong magtuloy sa buhay kung nandyan siya. At saka mabagal kasi ako. Hello, 9 months siyang nagligaw, diba? Tapos, in my mind, hindi kasi ako masyadong aggressive sa relationships. Parang gusto ko sarili kong timing, sarili kong flow. Di ko alam kung bakit ganun ako, pero ganun yung nangyari sa akin. Pero ito, dahil talagang nakita namin sa inyong relationship na you're thick and thin. Talagang napagtagumpayan nyo lahat ng mga pagsubok.